Hello, magandang araw mga kabayan. Ang lulutuin po natin ngayon ay adobong sitaw. At ito po ang ating mga ingredients. Ang una po ay ang ating bawang. Kailangan po natin ang kalahating bawang. At chopin lang po natin ang maliliit na piraso. At kakailanganin din po natin ang isang pirasong sibuyas. At slicing lang po natin siya katulad ng ganito. Kakailanganin din po natin ang isang bundle na sitaw. At hiwain nyo lang po siya katulad ng ganito. Kakailanganin din po natin ang 2 thin slices ng pork belly at hiwain nyo lang po siya ng maliliit na piraso. Yan, ganyan lang po kaliit. Yung panggisa po, nahiwa. At kailangan din po natin ang asin at paminta. At pwede rin po kung gusto nyo gumamit ng patis, okay lang din po. Depende po kung ano pong trip ng panlasa nyo. At ang sumunod pong kakailanganin natin ay toyo at suka. Mga tag 3 tablespoon po ng toyo at suka, okay na po yon. At kakailanganin din po natin ng isang cup ng tubig. Tara po, simulan na natin magluto. Unahin na po natin ang mantika sa mainit na kawali. Ayan po, matapos po natin ilagay ang mantika, pag mainit na po ang mantika, pwede na natin ilagay ang ating pork belly. Pwede na natin siyang prituin. Ayan po, ganyan lang din po. Kapag nag-turn na siya ng brown, okay na po yun. At kapag, kung gusto nyo po gawin tostado, mas masarap. Ayan, katulad po ng ganyan. Kami po, gusto ko yung tostado eh. Ayan po, kapag luto na po ang ating pork belly, pwede na natin ilagay ang bawang. Ayan. Huwag nyo pong tustahin ang bawang. Pagkatapos po ng bawang, pwede na po natin isunod ang ating sibuyas. Ayan, ganyan lang po. Gisa lang yan. Napakadali pong ulam nito. Ang daling lutuin. Ayan, ganyan lang po. Ayan po, pag nakita nyo pong okay na ang ating sibuyas at bawang, pwede na po natin ilagay ang ating toyo. Haluin na lang po ang 3 tablespoon natin toyo. Tapos haluin nyo lang din po. Ayan. At pagkatapos po ng toyo, ilagay na po natin ang 3 tablespoon ng suka. Tapos haluin nyo lang din po. Ayan po, pagkatapos po ng toyo at suka, pwede na po natin ilagay ang isang tasang tubig natin. Yan. Hintayin nyo lang pong kumulo. Tapos po, pwede na po natin ilagay ang ating gulay. Sitaw. Okay, pag nakulo na po, pwede na po natin ilagay ang ating sitaw. Saglit nyo lang po lulutuin yan kasi po, ayaw po natin ang overcook ang gulay. Mas masarap yung natunglulong ng konti, diba? Yan po, pagkatapos po natin malagay ang ating sitaw, tapan lang po natin ito at pakuloyin nyo lang po hanggat maluto ang ating gulay. Yan po, kapag luto na po ang ating sitaw, pwede na natin ilagay ang ating asin at paminta. Kayo pong bahala kung ano po naayon sa inyong panlasa, kung gaano kaalat ang inyong gusto. Yan, okay na po. Ano lang po kasimple. May ulam na tayo. Masarap po ito, terno ng ano, ng isda. Ayan po, maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang aming mga video. At marami pa po tayong lulutuin. Salamat po. Ito po ang aking pagkain ngayon. Ayan, napakasarap. Ibo, see you next time. Bye! Can you